Magandang umaga mga kaibigan, so narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan ay tungkol sa 10 herbal medicines na aprobado ng DOH o ng Department of Health para gamitin bilang alternative medicine. Ang unang halamang gamot sa ating listahan ay ang Acapulco. Ito rin kaibigan ay kilala bilang bayabas-bayabasan at tinatawag ito sa English na ringworm bush. Ang Acapulco kaibigan ay herbal medicine na ginagamit para lunasan ang ringworms o isang common skin infection na dulot ng fungus at ng mga skin fungal infections. Ikalawang halamang gamot sa ating listahan kaibigan na aprobado ng DOH ay ang ampalaya. Ito ay kilala kaibigan na bitter gourd o bitter melon sa English. Ito ay kilala bilang alternative medicine para sa mga may diabetes, para sa mga non-insulin dependent patients. Ang ikatlong halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang bawang o kilala bilang garlic sa salitang English. Ito ay kilala bilang halamang gamot na nagpapababa ng cholesterol sa dugo na nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure ng isang tao. Ang ikaapat na halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang bayabas o guwaba sa salitang English. Ang primary use ng bayabas kaibigan ay antiseptic para i-disinfect ang mga sugat. Pwede rin itong gamitin bilang mouthwash para makatulong sa paghilom ng gum infection. Maglaga ka lamang ng mga dahon ng bayabas at matapos mo itong palamigin ay siya mong i-apply sa mga sugat sa iyong katawan. Ang ikalimang halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang lagundi. Kilala ito sa English kaibigan na five-leaved chase tree. At ang pangunahing gamit nito kaibigan ay para matulungan na guminhawa ang mga taong may ubo at may asma. Ang ika-anim na halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang niog-niogan o sa English ay Chinese honeysuckle. Ito ay effective sa pag-eliminate ng mga intestinal worms. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan na ginagamit bilang gamot ay ang sambong. Ito ay kilala sa English na Blumea champora. Ang sambong kaibigan ay isang diuretic na halaman na nakakatulong para mailabas ang urinary stone ng isang tao. Ang ikawalong halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang tsaang gubat. Ang tsaang gubat kaibigan ay ipinipripara na tulad ng isang tsaa. Ang herbal medicine na ito kaibigan ay epektibo sa paggamot ng intestinal motility o yung problema sa digestive system kaibigan. At ginagamit din ito bilang mouthwash dahil ang dahon ng halamang ito ay may mataas na fluoride content. Ang kasyam na halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang pansit-pansitan. Ito ay epektibo para makaginhawa ang mga may arthritis at gout. Ang dahon ng pansit-pansitan ay pwedeng kainin ng fresh o sariwa bilang salad o pwedeng gawing tsaa. Para sa paglaga nito kaibigan, maglaga ng 2 cups ng chopped leaves ng pansit-pansitan sa tubig. Ilaga ito mula 15 minutes hanggang 20 minutes. I-strain mo ito, palamigin at uminom ka ng isang cup nito 3 times a day. At ang ikasampung halamang gamot sa ating listahan kaibigan ay ang yerba buena. Ito ay kilala din bilang peppermint. Ang vine na ito kaibigan ay isang analgesic na nakaka-relieve ng mga sakit sa katawan. Pwede mong ilaga ang mga dahon ng yerba buena at inumin bilang tsaa o di kaya ay gamitin ito externally sa pumagitan ng pagdurog sa mga dahon nito at pag-apply sa dinurog na dahon ng yerbabuena direkta sa mga affected area. So ito lamang mga kaibigan ang 10 halamang gamot sa ating listahan. Sana meron kayo natutunan sa ating video sa umagang ito mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito na mga kaibigan and as always, have a nice day everyone.